naka wala pa yung ano semester ko at saka si kumpare ko na bumibili ng materials para makapagtrabaho na. So i-prepare ko na po kasi mamaya baka may gagawin akong kailangan ako doon kahit mag mix-mix lang ng buhangin at saka ano semento, graba. Huwag nyo pansinin yung kamay ko, anong talaga yan ng lupa. Kasi nga, kita nyo naman sa mga previous videos ko, live streaming ko, na ako'y naghahakot ng lupa, buhangin. Totoo po yan. Huwag ko nang balatan, ay sayang, kalit-lit ng kamatis. Bakit ko binabalatan pala? Nice. Dati kasi nasanay ako dahil nga si tatang hindi makakain ng ano balat. Kasi natitigasan siya dahil wala na siyang ipin. So, nasanay din akong gawin dito. Ayun. Hindi na necessary ha. Pag may kasama ka lang seniors na hindi makano. Nguya. Bait pa naman yung matanda ngayon. But kailangan talaga na yung magbukod. Kasi hindi naman namin mga magulang yun eh. Stepfather lang ng mister ko yun. Pero mabait siya kung kabaitan lang. Yan, dapat masanay na kayo makarinig ng ganyan ha, kasi ganyan talaga. Ano nun, kutsilyo nila? Kutsilyo kasi nandun sa ano, nandun pa sa kinananay, sa mga gamit ko doon. Kung maghakot na kami, ayan, kayo na yung mga, hindi na ako mahirapan kasi gusto ko talaga yung mga kutsilyo ko, very sharp. Kasi nga ako yung nagluluto lagi. Hindi ko na hinihintay si Mister na hasain yung ano namin, kutsilyo. Ako na gumagawa niyan. Sanay yan siya na alam niyang kaya kong gawin. Which I'm very lucky kasi sa mga magulang ko kasi naturuan kami kung paano magiging namin. Tinuruan kami sa simpleng buhay lang. So we're very lucky. Kasi hindi naman lahat ganyan ng mga magulang eh. Ayun, apply ko. Buhat ng buhangin. Kahit ano-ano. Kinukolekta ko yung mga balat na yan. Hello, my love, shout out. Anong dyan po? Yan, thank you for visiting mama. Dahil tapos na ako maghakot ng buhangin, ito muna. Gawin ko muna itong insalada habang bumibili pa ng ano, materialis yung kumpare ko. Hindi pa kapatid, Copy Noise. Hindi pa, kulang ako sa watch hours. So, kahit hindi ko man matutukan yung mga mapalaki yung watch hours ko, at least kahit busy ako ngayon, magla-live talaga ako para madagdagan lang yung oras ko. Sige lang. Sawa ng Diyos. Kasi gumagawa kami ng bahay namin, kubo lang. Kasi hindi ko na matiis talaga. Wala. Di pa ako monetize. Ewan ko, minumukbang ni Lolo yung ano ko, watch hours. Hindi napapagod sa kakamukbang. Bala siya. Hindi rin ako nawalan ng pag-asa kasi kaya mag-asawa, sabi ko pa, mag 1 year na sa July 13 yung ano. Kasi July 13 ko sinumulang mag-upload eh. July 13 yung 1 year ko pa. Sabi niya may next year pa naman. Tsaka iniwanan mo kasi siya dahil wala kang wifi, kaya ganyan. So, which is I'm very happy kasi ganun ang narinig ko sa kanya. So,
Oo nga, may 1 year pa. So, madagdagan na naman subscribers ko. Madagdagan yung views ko. So, baka... Pagkatapos na ito, matutukan ko na siya kung may wifi pa rin. Yes, laban lang. Ah, di, hindi na ako masyadong ano ngayon, stress. Kasi nga... Nagsimula na kaming nag-ano ng ano namin. Ang aming tirahan. Kahit... 4 sides lang yan, pero at least we're very lucky kasi nga di talaga may iwasang magdrama ka sa buhay dahil nga you are homeless and then people will treat you bad. So, yan. Buti nga pumayag yung asawa ko. Gusto ko unang-una, gusto ko talaga kawayan lang. Di baling lumulutang yung floating na bahay. Nakawayan. Yun lang talaga ang gusto ko hanggang sasabi niya, isang lak ko na yung alahas ko, last ball. Sinangla namin kahapon, so yun, may pinambili kami ng materyales. Last na yun sa kanya, ah, meron pa pala yung wedding ring namin, kwintas ko, earrings ko, yun. Kahit mawala yun, kahit hindi na namin matubos, importante may bahay kaming matitirahan. Kaysa mag-rent kami, wala kaming income, mauubos lang yung pera namin. So, yun. This is the right time talaga. Buti nga. Malit lang budget namin. Maximum of 50K. Floating na bahay. Kaya, nagtrabaho, yung sinasahura namin is kumpari lang namin. So, siya din yung gumawa noon sa pinagawa ng bahay ng asawa ko na iniwanan namin. So, we're very lucky kasi may mga friends pa siyang natira na loyal. Tsaka, yung iba kasi may mga trabaho. And then, pag bakante sila, pumupunta dito, pumapasok. So, yun. So, we really feel the love. Sabi nga ng mga tao sa labas, alam namin wala naman kayong mga inaapakang tao. Wala kayong inagrabyado. Kaya nyo yan, kaya nyo yan. Hanggat may buhay, may pag-asa. So, doon kami na ano talaga, parang na-encourage kami ng todo. Kasi nga, well, may nalaman kami na sino yung mga taong nag-ano sa amin is nagkadalit-chilitin na yung buhay nila. Which is, I'm very sad. Kasi nga, napagdaanan namin yun eh. Mahirap eh. Kaya, sana, on, we're starting to, ano, We're very blessed. Kasi nga, pandemic, still we are still alive and kicking. So, naawa lang kami sa kanila kasi nga, we encountered all the hardship. Umiyak ako, kulang na lang magpakamatay ako dahil nga sa pinagdaanan namin. But no, it's not the reason to do it. Problema lang yan. Bahay lang yan. I told my husband, move on. Bahay lang yan. One day, kung i-grant sa'yo yan, dahil pinatayo mo yan, makukuha mo yan sa dalawa bahay mo. So, since wala pa, may nakatira pa doon, so, huwag kaming maghintay ng grasya, we have to move. So, sawa ng Diyos, kahit ano yung budget namin, kulang talaga, pero, diskarte tayo. Kasi, buti naman, hindi maselan yung nagtatrabaho kasi kumpare namin. Pero minsan nakakaya kasi pagod sila eh. So, he understand our budget also. Talagang nagpursige lang kami. So, sana sa mga ano dyan, wala pang bahay, gawin nyo kaming inspirasyon kasi grabe yung pinagdaanan namin. Diyos ko, yung ano ko, yung dada ko dito sa YouTube, sometimes foul na yung sinasabi ko, pero grabe, pero ang sakit. Ang sakit talaga na pinagdaanan namin. Anyway, we're here na. So, ito na yung gusto namin makamit. Magkaroon ng aming bahay na naman. Kumbaga, pangalawang bahay na to ng asawa ko. So, yun. At least, hindi na kami mag-aaway kasi nga wala na kaming iisipin pa na iba dahil we will eat
Talbos-talbos, wala kaming problema mag-asawa sa ganito. Masaya kami sa mga pagkain ganito. Simple lang yung asawa ko. Ako yung maarte-arte noon, yung pero ano, sanay ako sa hirap ng buhay. So, ako yung nagme-makeup. Makeup talaga, yung girly-girly, pero pag mahirap ng buhay, alam ko naman paano siya i-adjust. So, yung nakikita niyo po na nagbubuhat ako, nagtatrabaho ako, yes po, nagtatrabaho talaga ako. Kasi wala naman kaming pansahod sa ibang taong maggagawa pa nun. Maraming gustong magtrabaho sa tubiane sa labas. Sabi ko ako na lang kasi wala talaga kaming pansahod. Oo, marami talagang lumalapit. So, pasensya na kayo kung hindi ko kayo mapatrabaho kasi nga nakakahiya naman. Ako pa naman gusto ko pag nagtrabaho yung tao, pinapakain talaga. Kasi nga yun ang nakikita ko sa mga magulang ko. Hindi kasi barat yung mga magulang ko pag nagtatrabaho. Kahit nga lang noon, nagpagapas kami ng palay. Nagpapaano ng palay, nagpapatreshe, patraktor. Lahat yan pinapakain namin. Ako yung alalay ng tatay ko. Kasama ako sa sakahan lagi. Kaya ngayon, kahit mabilad ako, kahit iitim ako ng todo, wala akong pakialam kasi sanay ako. Anyway, may mga paraan naman tayong magpapaganda pagdating ng panahon. So, yun. Yes. Ako, ano talaga ako? Kaya nga, nagano ako ng gulay doon sa kapitbahay. Nanguha ako doon. Kasi abandonan na siya. Wala nang nakatira. Tapos marami pang gulay. So, pinasok namin kahapon. Pinuhaan yung mga gulay-gulay. Kasi sayang. Sabi ko pa, gusto kong kumain ng ano, talbos. Kasi wala pa akong garden dito. Yung garden ko nasa malayo eh. Nandun sa biyanan ko. Gusto kong kumain ng ano, para hindi babagsak yung immune system natin. Kumain ng gulay. May mga vitamins naman kami. Pero syempre, gulay is very essential sa katawan natin. Pwedeng bumili. Pero syempre, titipid tayo. May ano naman tayo sa dyan. May makukuha pa tayo. So, kapon, bismangga lang, nakakuha pa kami ng ganito, tsaka malunggay. So, malunggay ko malinis na, pwede ko yung, lalagay sa ulam namin. O, magluluto ako. Pero, hindi ako masyadong nagluluto ngayon kasi nga, kasali ako sa trabaho. Yung mag-mix ng buhangin at ano, maglagay sa balde. Kasi mamaya, magbubuhos na yata. Bubuhos. Bumili lang sila ng materyales. So, hindi kami gagamit ng ano ha, hindi kami gagamit ng kahoy. Kasi nga, masisira lang, kakainin ng anay. So, puro bakal yung gagamitin namin. Madiskarte naman yung ano namin eh, para hindi kami malakihan ng ano, budget. Yung kumpare ko, madiskarte naman yun. Awa ng Diyos. Alam ko lahat tayo may pinagdaanan, pero pagdating ng panahon, we will be granted for our wishes. Kasi nga, once nga sabi nga nila, pag wala kang inagrabyado, talagang tutulungan at tutulungan ka ng Diyos. Tiwala lang. Kaya aminin natin, umiyak tayo. Kasi, in the first place, hindi talaga natin tanggap, pero wala, we will be rewarded. Pagkatapos ng mga sacrifices natin. Ayan, syempre. Ayan, no? So, mamaya, bibili na lang ako ng lutong ulam. Marami na nagtitinda sa labas. So, lutong ulam na lang para sa nagtatrabaho. Tapos kami ni Mister. Kakain kami ng talbos. Mga affordable lang naman sa labas eh. 50 yung serve, ganyan. Eh, sabi ng nagtatrabaho, sabi niya, huwag kang bumili ng magluto ng marami kasi hindi ako malakas kumain. Ako din, pag nagtatrabaho, wala, mawala yung appetite mo sa pagkain. Bakit? Mainit ang panahon, more on water kami. Kahit nga snack, hindi masyadong nagagalaw yung snack. So, nga mamaya, pasnack ko sa kanila, palabok. Ay, snack pala namin, palabok. So, ready na yung palabok, nandyan na. Ganda sana neto itanim mo, pero hindi pa ready yung ano doon.
next time na lang. Tapusin ko lang tong ano, makabit yung bubong. Saka na ako mag-ano, prepare ng garden area ko. Para pagtaggipit may pagkain tayo. Sana makahanap ako ng kamuting ano, kamuting kahoy, balinghoy. Makatanim ako dito sa likod. Mas malaki yung space ng pang-garden ko. Plano ko pa nga mag-ano ng maliit na fish pond para makapag-ano ko ng dalag, tilapia. Tapos si Mister mag-aalaga ng bibe or pato. Ganyan. Gusto ko rin ng manok na native. Kasi hayaan mo lang siya dyan kahit nakakulong. Pakainin mo lang kahit kaning lamig. Tapos pag yung pag-crisis din man talaga maiwasan na may crisis. Tag-hirap. May makakatay ka, ganyan. So, bihira lang yung ganitong babae na marunong dumiskarte pag sa buhay. Importante may matulugan na tayo. So, ngayon, hugasan ko lang to, nangati yung mata ko. Siguro may pumasok na ano. Hugasan ko lang to, and then, diretso na ako sa ano. So, ready na ang ating ano, spices. So, lalagyan ko na lang ng ano to. So, kasi ano, vetchin. So, ito may vetchin at saka ano ako patis. Tapos suka din pala. Suka. Gusto ko may suka. Mamaya lang ako magsuka nito kasi maaga pa. So, ibabad ko lang sa patis yung ano kasi walang bagoong eh. Sana may uwi ng Mindanao kahit yung mga kapatid ko magpapabit-bit lang ako ng ano, bagoong. Tapos, ito, vetchin. Ayan, may betchin na, may sariling betchin na tayo, no? Ayan. Yes, masarap talaga mamuhay ng ano, bukid life. Pero hindi naman bukid dito kasi Pampanga to, isa guagwa. Malapit lang kami sa bayan. Yung ano tinirhan namin, malayo yun, ilang sakayan pa. Bago kami makarating dito, dalawang sakay pa. Dalawang ano ng transfer ng jeep. So, one day, kapag hapok din tayo, kasi target niyan is 2 weeks lang. 2 weeks or less. Kasi ngayon, ang gagawin, niready lang yung mga ano ha, yung bakal na, yung trashes yata yun eh, pero yun ang gagamitin namin pang bubong, lahat-lahat na, ay pang ano, pang poste, lahat-lahat na. So, after that, sahig namin is yung plywood na itim. Gusto ko dati, kawayan lang, pero ni-level up nila. So, I'm very lucky kasi yung idea ko is very the cheapest one, pero ni-level up. Kasi nga, baka pang matagalan daw na stay namin dyan. Pero pag makaalis si Mister abroad, yeah. Konting ano na lang, i-jack na lang daw, tapos tambakan sa ilalim. Pero sana, alam ko may mga swerte pa kaming darating na traffic lang. So, just be prayerful. Taasan, habaan yung pasensya. Talagang ganyan ang buhay. Kung hindi ka marunong sumayaw sa hirap ng buhay, wala ka, talo ka. So, ako'y nagpapasalamat sa aming mga kaibigan na nandyan. Cheer up, men. Wala pa yung ano ha. Sa mga kaibigan namin, sa kumari ko, nabigla talaga sila kasi bumaba lang kami, nagbisita lang sa tatang niya, pero ako ayoko na talagang umuwi kasi na nga marami na akong narinig. So masakit siyang dalhin talaga yung sabihin na nandito kayo, hindi man alam ng mga anak ko, inaaway na ako ng anak ko, bakit kayo nandito? Wala na akong magagawa kasi nandito na kayo. Masakit kasi hindi ko naman kagustuhan na umuwi doon talaga. Kasi ang gusto ko sa Mindanao, pero trials yun. Trials na tatayo na talaga kami sa mga paa namin. So, since alam ko mayroon pa talagang pwedeng gamitin. Kasi nga, to be honest, ang daming alas ng asawa ko, nasangla lang dahil pinangkain lang namin. So, two years talaga kaming walang mga income na stable. Mayroon mang pumano, once in a blue moon lang, gayon nagtrabaho siya. Once in a blue moon na lang talaga siya makapag-work. Kasi nga, pandemic and then
yung skills niya is nag-uukit, wood carving, mahina na ngayon dito yon. Kasi plain-plain na lang yung gusto ng mga tao kasi mahal magastos yung pag nagka-carving pa. So, yun. I think he's there. He is there already. Hello! Okay na da? Oh. Ano oras na? Mamaya sana, Sarita. Bakit? Bibitin tayo kung magigintas ka tsaka yung wedding ring, ganda na natin, ganun din. Bakit magkano ang na-purchase mo ngayon? Hindi pwede nang hindi tatapusin mo. Pwede mag tayo, kaya lang walang pabong. Ano na lang, sakul muna. What? Upo muna kayo. At least hindi kayo mababasa, mas isako lang. Dalamang libo na nandito. Sa kahit anong mangyari, tatapusin ni Dolly yan. Ito mag-bili na maraming nabibentahan. Nababago naman natin yung pinakakalipat. Ling, saka ano, maganda yung nun ha, pagka may sarili tira na kayo siya. Swerte talaga. Hindi na kayo umasa na kung saan kayo, siyempre ang dami nung iniisip. Eh. Kaya ganun kahit pag ganyan-ganyan lang ulam namin, no, mabubuhay kami. Oo. Hindi mo siya pinagin. Dapat pala magtanong ka ng ano dun, no? Pagbasang kamote. Oh, ayun, pag ano na, pag medyo baka late ba kang pinako, mag-ano oh, talaga. Binisin mo lang yun dyan. Sayang nga yung mga natanim ko sa bikura ni maiwanan ko. Ayun, ganun sa akin yun. Tignan mo dahi, ba ano yun? Lalo may magtatakad na naman sa inyo niya, baka sana naman kayo nakapulot ng pera. Kita ni Margie yung kidney niya. Kalokohan ko nga eh. Pinost ko eh. For sale yung kidney ko. Diba? Jay na rin. Tingnan natin kung sino makikita. Jay na rin. Lambang ko. Tingali wala na lang rin. Sa amin nga, seaman. Usali yan eh. Dado no, seaman na malaki sahod. Walang wala din. At ka, mabubuhay ka. Kumakunong ka lang sa buhay. Kaya kung lagi kang umasa, ay wala. Wala. Dapat may discount ka rin. Ang lalim dyan. Talbos kainin namin. Malaki na lang pala. Bibilhin ko pa no. Isa ulit ko yung ano, thermos. Kapalitan ko yan. Malin. Sino yun? Ganda nga yun eh. Malaki. Hindi masyadong mainit. Ilang oras lang. Warranty niya. Paano mo? Pagkaanoin mo sa tenga mong ganyan pagka malakas ang tunog? Mas malakas na nga yan siya kaysa sa isa eh. Ano? Hindi yan ano. Bili ka rin sa kanto naman. Touch yun na lang. Hindi. Talbos eh. May partner na talbos. Huwag yan. Alin? Sasawan yan. Sa talbos. Pero pwede rin yung Taps. Ikit na 20 pa, pati yung yeko at saka ano, kinambas na namin. Hindi test yun. Yung kanina, kulang pang 3,000. Inolik. Gusto natin dyan, kasi sa ilalim na sa ayos. Nakakawi kahit. Dalawang taon, anay dyan. Mali nyo, may dakas na swerte sa inyo ulit. Mahal pagdadak ng ganyan. Tatakas nyo. Paraan naman eh. Mm-hmm. Meron pa yan? Ang mga ibang nagbenta, nasisira lang. Eh si Benji nga, sandahan yung budget niya eh. Ngayon, hanggang ngayon, wala. Dapat sana natapos ko na yung sakin. Wala. Asaan nyo doon? Sabihan na nyo. Sinabi niya sa akin yun, no? O, sa, ano, kako, gagawin ko na ba yung mga... Mahirap. I-plano talaga pa? Mm-hmm. Mag-plano, tapos ano? Hindi rin matutupad. Matutupad. Mas maganda yung biglain lakas mo. Loob. Lakas loob. Yun ha, eh. Awak na niya yung pera.
natin ato isa pumayag. Yung kasing, yung kasing bahay, hanggat hindi maano yan, gusto ng gusto ng bahay. Mm-hmm. Kaya may paraan para makahanap ka ng ano. Huwag mo lang aluin na ipapagawa ka ng bahay, tapos tumagasas ka pa doon sa malaking okasyon. Mm-hmm. Hindi matatapos. Ako matipid ako kung siguro sobra-sobra. Sa importante, nakakakain ka. Mm-hmm. Tatlo beses. Anayin mo yung kakain ka sa Jollibee, kakain ka sa ano, tapos... Hindi na nilugali yung lagun yun. Hindi ka nalang mag-iyaw ng pangos. Mm-hmm. Siya, hindi niya ugali talaga yan. Doon mm-hmm. din ako nasanay sa kanya, sa Dubai. Di man kami nakarim ng kakain-kain sa masarap na restaurant doon. Yung sa kabila, kaya, sila nagdadala sa amin. Di bali yung paglipad nyo, mababa pa lang. Huwag nyo na munang itaas. Ayoko. Lilipad ka na mataas. Kung babagsak ka rin ulit sa lupa. Ang sakit nun. Oo. Ikaw na lang ang tatawanan. Mm-hmm. Eh, kamukha nyo yung ginawa sa inyo. Nagpagawa na kayo ng bahay. Hindi man kayo lumipad ng mataas. Pero may nag-agaw ka rin sa inyo. Ang gamit ang tangawang yun? Datang di batang ka rin? Oo, dito. Yun na. Oo, oh, dito. Makaba naman eh. Standard naman yan eh. Makaba naman yung kahit. Tanggol ka. Pilal na rin ang kahit. Adwala? Metong yan. Atlo. Adwang. Uy, metong gata. Tingnan ka. Beside. Halo. Isang kama na pagkata ng gulot. Ba't tapang tampangwag ko metong? Asan pa da? Ano na lang yan eh? Sa frame na nito na kanya? Nasa taas lahat ang frame. Banta lahat. Oo, yun na lang kukunin natin sukat. Ako nga yung bahay ko. Diba, napahanapin niya, meron na. Eh, linagyan ko ng bintana, humingi lang ako ng bintana na steel window. Eh ngayon malapit. Ginawa ko, hinati ko, tapos rinipero ko. Yun, ang linagay ko doon sa pinakabubungan na maliit na gano'n. Nakatik niya. Eh ngayon, maliwanag yung nasa taas. Kasi sinong uuwi ng bituran? Ikaw na, mamotor ka. Hindi, malapit lang ang bituran. Iskati mo siya yun. Hindi ka rin dala mo. Hindi naman bago lang umiging. Nagbibiting kami ako. Tapos i-chat-chat na ako nun. Nung kaya, binibigyan ako ng pera. Nakakayaman nga mo. Sabihin ko na lang, diretso na tawag sa iyo. Nagtumawag siya sa akin eh. Nung nalaman niyang ano da, ano ako ng magpatay ka ng kubo dito. Kasi akala niya kubo naman. Ano mo, lahat doon. Hey, ano? Sumagot. Nahiya mo si Bagi sa'yo, ha? Doon ka, kahit ano. Tapos, o, di, picturean mo yung pagagawa mo. Maski wala pang ano. Ito nga ka, mag-posti pa lang ito nga. Nakatayo ko, ano. Eh, nag-post nga ako kagabi, posti pa lang, sabi ng budget. Hindi, kung may pera lang sige. So, lahat eh. Yung ano, yung chalaset. Mm-hmm. 20, 30 na yun. Eh, may titis hanggang Webes. Hindi lang. Eh, sasabihin na namin lang. Sana yung kulang na 7 pambakal eh. Mm-hmm. Huwag na muna ka, oh, kung dapat na live na lang yung kamigang. Mm-hmm. Anuin na lang muna natin yung itahas. Gagamitin muna natin yung nabili natin. Pwede kong iyakit sa lahas natin. Para pagdating natin sa taas, makakompleto yung taas. Yung baba, madali na yun dahil hindi ka na... May budget ka pa sana da, Yero? Wala na. Silang... Pero inano na namin yung Yero, tsaka yung Hardiplex, pinaulik. Pinambas na namin. Nakita pa namin doon sa labag, yung nagkakambas doon. Ah, nagkakambas sa labag doon? Eh, wala nang matutunan dun, dahil kasi dati. Ay, mo sa kawit. Kaysa magtipid ka tapos kainin lang ng anay? Oo, oh, di maaaring kainin lang ng bukbuk? Di maaaring hindi ka kainin ng anay. Ano, sabi-sabi ka nila yan. Marami na yan. Mabilis magano ang anay, kumain ng kahoy. Lalo na, ano marami. Pa yan, tubigan pa tapos dami pang punong alaman. Uh-huh. Hindi ito nga, yung step dyan. Eh, sigado lilipat na iwan na dito. Kahit dyan, no? Marami din yan. Kahit kahoy. Saan po na tatabi dyan? Eh? Lalo na pagka nakabili ka pa na isang kahoy na may anay, ubos lahat yun. Sigano patigas yung kahoy na bibilin mo.
Mag-commute ka pa para madala mo yung bat. Kaso pagod ka, magpadyak. Kailangan ko kasi yung bike yun, mamili. Mamili ako, may masakyan ako. Lahat na rito, beko ka pa, kala mo, long kusanta rito, kaya tangan ka rito. Pagal yan? Huwag ka nito, mag-bike ko. Ayun, nakukula ka, simple. Tapat-tapat ka mag-bisikleta. Sugal kaya ako daw, maaga akong alis. Kailangan ko kasi yun eh. Malaking tulong sa akin yung ano bike na yun. Nagtrabaho siya, ako yung kapatid. Sige ko, Pinoy. Thank you so much. Sana all na ma-monetize na para magsahod tayo ng $1 kay YouTube. Salamat. Sige, matulog ko na, kapatid. Gutin po siya ito yatang maganda. Ha? Itong... Ladaro eh, may pagkasala pa palagi ng gasa ng nilap. Nagsilala ko eh. Ano pala bumibilisin ka lang? Sa nung yelo ang ganyan, ganun din. Ganun din? Ganun yung selling. Konti lang diferensya daw sa bago. Ang ano lang sa ano, mga luma, makapal. Maganda pang tulad eh. Mm-mm. Mahaba yun ang pas niya. O, para sampay ako dyan sa harap. Kumuha na kami ng 6 meters eh. Mm. May 6 meters pala eh. Sabi nila bag, 5 meters lang. Mayroon pala. Kaya lang, i-order. Ano siya, i-order na. Pwede na yun. Kasi ano naman yun eh. Ang gagamit. Big bench press. Ay, yung tanong yun. Lama na pulo yun. La. Mga yun. Tawa, 1.5 bigit. Anam. Bigin na si Pepe. Sabi na yung tangin. Bata na pag nami. Pero huli kabit ng ano, Hardy Flex. Huli na, magagaling mo na. Ibig sabihin lang. Natulog ka na. Nuhin ko muna to dah, para mamaya. So now, ang going through naman. Kahit malamig na kasi salad naman siya, walang problema kung salad. So, here's my ano, pangligo, no? So, I'm going to cook this. So good thing I have my own kawali. Ito na yung ginagamit ko nung nag-vlog ako, mag-start.
ko yung ano niya. Kaya bumili na lang ako. Ride. Pwede rin, mayroon naman ako dyan, baby mix. Kasi wala akong vegetable cooking oil. Ito na yan. Mag-ano na lang ako. Sarado kasi sa isa-isa. Sayang, doon ako bibili sa kanya. Mas mura pa naman yung tinda niya. So I'm going to put some salt. So, hello, Saranjan po. After this, I'm going to drain the water, pagluto na. So, Saranjan po, thank you so much kay Kupinoy. Maraming salamat kapatid, no? Sa suporta mo kay mama. Kahit hindi na siya takpan, guys, okay na okay yan. Ayan yung background ko, masanay na kayo sa ganyan dahil pobre lang tayo, no? So, dadala ko na yung ano, na, bali na ako pinister the other day yung, no, the two days, na, yung ano, nakot niya yung tanki, ay yung kalan, tapos bubili na kami ng tanki. So, pag pumasok po kayo, patamsak po. Okay na to, drain ko lang, hugasan, para hindi masyadong lalambot ng todo, no?
Pwede natin ilagay dun sa ating sales. Mahanap mo pa. Saan ilipat? Ilabas doon? So it's up to you, pwede kayong mag-add ng vinegar, pero feel ko wag na. Tuwad-tuwad pa naman ako doon, so wag na lang, baka mga sinisik mura ko. Ha, pwede na to. Pwede na guys. Yan. So, ready na to para mamaya. So, ang ating lagayan, mahirap tayo kung may Pyrex. No? So, sa lahat po ng pumasok, manood, thank you so much. Especially to Kupinoy, sa aking PSO family. Thank you so much. Magpapalaman si mama, ang inyong mama, kahit din yung mga provincial mama. Bye guys. Thank you for watching. Babu!